Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo? At welcome back na naman sa aking channel. Ang channel kung saan ay pwede kayong matutong mag-wiring. Okay mga katropa, sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng proper installation ng dual contact horn. Ibig sabihin, pwede mong gamitin yung stock horn mo at pwede mong gamitin yung malakas na horn o malakas na busina mo. Alam naman natin kasi na bawal sa LTO ang malakas na busina. So, gagamit tayo ng switch para ma-switch natin sa stock at may switch natin sa malakas. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, may mga open na kali tayo na kailangan natin ng malakas na busina. At may mga kali naman na hindi kailangan ng malakas na busina, so kailangan mo ng stock horn lang. Iyon yung purpose natin. So, proper installation mga katropa. Okay? So, ito yung mga kailangan natin, relay, tsaka yung hollow switch. Okay mga katropa, tara gawin na natin. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, mga loads, mga sir, mga loody, gagawa tayo ngayon ng dual contact horn. Okay, so mas maganda kung huwag kayong mag-i-skip sa video, huwag kayong lalaktaw-laktaw para maliwanagan tayong mabuti. Step by step, ituturo ko sa inyo kung anong use ng relay, anong use nito ng hollow switch. Okay, step by step, ituturo ko sa inyo yan para maliwanagan kayo, huwag kayong mag-i-skip ng video. Okay, so salamat sa panonood nyo at umpisa na natin. Okay, ang unang part na gagawin natin mga katropa ay hinangan muna natin ng wire itong mga busina at itong relay. So, nasa inyo na yun mga katropa kung gagamit kayo ng socket, yung sinusuksok, o hinang. Ako kasi, mas sa akin na mas prepare ko yung hihinangin ko kasi stable, tsaka hindi naglulus yung ano, yung supply kasi nakahinang siya. Unlike dun sa nakasakit, minsan pag naglus na, iba na yung tunog. So, nasa inyo na yun mga katropa kung hihinangin nyo o sasakit nyo, ang importante yung wiring natin ay masundan nyo. Okay, dito sa relay mga katropa, meron tayong number 87. Ayan, ayan yung ating normally open, 87. Okay, tapos meron tayong 30. So ipaliwanag ko muna to, sa lang. Ito yung number 87 natin, maliit na wire lang kasi papuntang busina yan. Sa relay, meron tayong number 30. Ito yung common, ibig sabihin siya yung main supply. Papuntang battery na yan mga katropa. Lahat ng 30 sa relay, pag busina, papuntang battery na yan. So gagawin nyo, hahabaan nyo yan para idadirect natin sa positive ng battery. Okay? Next natin mga katropa, meron tayong 86 tsaka 85. Trigger lang yan. So kailangan natin mapasukan ng 12 volts tong 85 tsaka 86. Okay? Hindi importante kung sinong negative at positive sa kanila. Ang importante ay mapasukan natin sila ng 12 volts. Ang gagawin natin mga katropa, hihinangan natin sila ng by kulay, by color. So, sa 86, hinangan natin ng kulay pula. Sa 85, kulay itim. Okay? Kaya sa 85 pula, sa 86, itim. Vice versa yan, tropa. Ito, katulad nito, 85 yung 85, kulay black na wire ang nilagay ko. Sa 86, red wire naman. Kahit magbaltaran yung sinong red o sinong black o sinong negative o sinong positive sa 85 o 86, walang problema. Importante, mapasukan siya ng 12 volts para ma-trigger niya yung number 30 ng relay, mailipat niya dun sa number 87 ng relay sa ating normally open. Okay, so ayan yung ating pagkakahinang sa relay. Okay, so ayan na. Mayroon tayong, iano ko muna uli. Mayroon tayong 87, no? Ayan, 87 natin, ayan yung ating common. Ito, iyan na ko muna. Okay, ito yung 87, ito yung ating common. Papuntang busina na yung mga katropa. Okay, 87, siya yung normally open.
At number 30, ito yung common natin. Ito yung papuntang battery na. At 85, trigger. Nang ginawa natin negative na lang yung 85. Yan, negative. At 86, ginawa natin positive trigger. Okay, so 87, normally open. Number 30, common, diretso ng battery. Nang positive, yung number 30. Okay? So next natin, hinangan muna natin yung ating mga busina. Gaya nga sinabi ko sa inyo mga katropa, yung busina, hinihinangan ko, pero nasa inyo na kung gagamit kayo ng socket. Pero kung mayroon kayong panghinang, mas advice ko, hinangan nyo para mas stable yung supply ng kuryente. Hindi siya naglulos. Mas solid yung bigay ng kuryente. Okay, so hinangan muna natin. Gayahin nyo na lang mga katropa kung anong ginagawa ko. Medyo habaan yung wire para kasi pagdudugtungin natin yung dalawang busina na yan. Okay? So ito na yung mga nahinang natin. At ito yung relay. Lalagyan natin ng electrical tape yan. Silyado natin. So dito muna tayo mga katropa sa halo switch. Ituturo ko sa inyo kung anong function ng halo switch. Kung paano gamitin ang halo switch. Proper na paggamit. So yan, pag pinindot mo siya, malakas na busina. Pero pag hindi mo pinindot, yung stock horn tayo. Okay, so sa likod niyan, meron siyang pangalan, meron nakalagay na nakasulat dyan. Turo ko sa inyo, okay? Okay, sa likod may makikita tayong C, common, ang ibig sabihin niyan, siya yung main supply. Meron tayong NC, ang ibig sabihin niyan, normally closed. At meron tayong NO, ibig sabihin niyan, normally open. So ganito ang sistema niyan mga katropa. Meron tayong positive at meron tayong negative. Yung positive, negative, ito yung mga para umilaw lang yung halo switch natin. Okay, ituro ko yung sistema muna niya kung paano nag-ooperate tong halo switch. Yung common, ito, yung common natin, yung C, pag hindi mo siya pinindot o yung nasa, hindi mo siya pinipindot, ito, limbawa ito, hindi mo pinipindot, ayan, hindi mo siya pinindot, yung common, ang magkarugtong dyan ay yung NC. Yung normally closed. Sila yung magkarugtong pag hindi mo pinindot yung halo switch. Okay? So, common, tapos NC ang magkarugtong. Pero pag pinindot mo siyang ganyan, okay, nakapindot siya, lilipat naman yung common. Yung common, tsaka yung NO naman, yung normally open, ang magkadugtong. Okay? So, ganun nag-ooperate yung halo switch. Yung common, karugtong niya yung normally open o yung NO pag nakapindot. Pero pag hindi mo pinindot, yung common, magkarugtong ng ito, ng normally close. Yan. Pag hindi mo pinindot, normally close yung magkarugtong. Okay? So, yan. Pag pinindot mo, normally open, magkarugtong. Pero pag hindi mo pinindot, normally close yung magkasama. Okay? So, ganyan mag-operate ang ating halo switch. So, meron tayong positive dito, positive. Okay, positive natin, tapos yung common. So, dahan-dahan nating itapat yung positive. So, yung positive natin ay kulay pula. Ito yung common natin. Okay, yung common, yung C. At ito yung positive. So, ang gagawin natin sa socket, since na yung positive ay pula, itatapat mo yung pula doon sa positive. Okay, dandaan mo itapat. Ayan. Sige, itapat mo na. Ayan. Okay. So, itapat na natin. So, ma-identify na natin kung ano yung common dito, normally closed at normally open. Okay. So, ito yung positive natin. Ito, positive. Negative, yung black. Okay, tapos ito yung ating common. Yung blue natin ang common. Normally open yung dilaw at normally close yung green. Okay, so na-identify na natin kung ano yung common, normally open at normally close dito sa mga wire. Okay, so ganyan ma-identify kung ano yung gamit ng wire ng halo switch. Okay, so ito na yung ating mga busina. Nilagyan na natin ng electrical tape. Sinilyado na natin.
Ayan, sa dulo ng busina, meron tayong tigdalawang wire. Siyempre, tigdalawang paan ng bawat busina. So, may tigdalawang wire tayo, no? Ayan, balatan muna natin itong mga wire na ito. Ayan. So, meron tayong tigdalawang wire, mga katropa. Balatan muna natin para, ano, maipagsama natin. Ayan, ayan yung ating tigdalawang wire. So, ipag-cross nyo lang bawat wire. Yung wire ng kabila, tsaka wire ng kabila, i-cross nyo lang. Dito sa busina, mga katropa, wala tong polarity. Ibig sabihin, hindi nyo naisipin kung sinong negative at positive doon sa mga paa ng busina. Kasi wala siyang polarity. Ang importante, mapasukan siya na negative tsaka positive. Okay? Tapos ito naman yung ating relay. So, dito pa lang i-install na natin kung paano ilatag para mas malinaw. Okay? Yung number 87 ng relay natin, mga katropa, itong normally open ng relay, number 87, ilalagay nyo dito kahit saang wire ng busina. Kasi gaya na sinabi ko, walang negative at walang positive sa busina. So, basta ilagay nyo lang yung isang wire dyan. Kumbaga, ito yung 87, dyan, dito nyo nilagay. So, ibig sabihin, yung natitirang wire ng busina, siya na yung ground. Okay? So, yung 87 doon. Yung number 30 natin, mga katropa, habaan nyo ng wire. Kasi ipapagapag natin to sa positive ng battery. Tapos sa dulo ng wire ng number 30, balatan nyo para ma-recognize natin na yung number 30, sa dulo, siya yung mayroong balat. Siya yung positive, marirecognize natin. Okay? So, balatan nyo yung dulo ng number 30. So, ayan yung ating number 87 ng busina. Okay? Ayan, 87 sa isang dulo ng wire ng busina. Okay? So, ito yung ground. Automatic, yung may iwan, ground siya. Yung ground, dudugtungan natin ng mahaba na wire din para ipagapag natin din sa ground ng battery. So, ibig sabihin, itong ground ng busina, habaan nyo ng wire. Okay, so, ihaba mo natin ng wire to. Sa dulo, wag nyo nang balatan para ma-recognize natin na siya yung ground papuntang busina. Okay, so, dalawa ang dulo natin. Ito. Wag nyo nang balatan to, ha, para ma-recognize natin na siya yung ground ng busina. So, dalawa ang magiging labas ng dulo. Dalawa ang magiging wire papuntang busina. Okay, dalawa siya. Isang may balat at isang hindi binalatan. So, marirecognize natin na yung may balat, ito yung number 30, ito yung positive. Okay, ito yung may balat, number 30 ng relay o common ng relay to, ito may balat. Itong walang balat, ito yung ground ng busina. So, madali mo siyang marecognize kahit na sinilyado mo na yung buong wire niya. Marirecognize mo kasi may balat yung isa walang balat. Yung may balat, number 30 ng relay at yung wala ay ground. So, sa ganung paraan, marirecognize mo kahit na isisilyado mo na yung wire niya. Sa dulo, marirecognize mo pa rin kung sino yung positive at sinong negative. Okay? So, next natin mga katropa, itong 86 tsaka 85. Okay, dito sa relay naman tayo, gaya na sinabi ko, gagamitin natin, alam na natin kung ano yung common, normally closed at ano dito, normally open. Yung sa relay natin mga katropa, itong normally open ng relay, yung gitna, ilagay nyo dito sa number 85 ng relay ng busina. So, number 85, ayan, ilagay nyo sa normally open. So ibig sabihin, pag pinindot mo yung hollow switch, masusupplyan niya yung relay. Pero pag hindi mo pinindot yung hollow switch, hindi niya masusupplyan yung relay. So, yung normally open o NO ng hollow switch, ilagay nyo sa 85. Ayan. Sundan nyo na lang ito mga katropa para hindi kayo maligaw o hindi kayo malito. Ayan. Normally open ng relay, ilagay nyo sa number 85 ng relay. Okay, next natin itong common mga katropa. Lagyan nyo siya ng wire, kahit anong klaseng wire, kahit anong kulay. Lagyan nyo na siya ng wire. Okay? Yan naman natin. Ito yung ating common, yung blue, kung matandaan nyo. Lagyan nyo siya ng wire. Sa dulo, putulin nyo, huwag nyo na siyang balatan. Yan. Gagawa ulit tayo ng palatandaan dito. So, yung common, nilagyan natin ng wire, huwag nyo na siyang balatan. Okay?
Next natin, itong normally close o NC, itong kulay green. Ito yung normally close natin. Lagyan nyo din siya ng wire. Ang inilagay ko, red wire. Ayan. So, ito na yung normally close o NC natin, tsaka common, yung C ng hollow ito. So, marirecognize mo, yung black ay common, yung C. Tapos, itong red ay normally close. Okay? So, may palatandaan tayo. Yung black ay normally, ay yung black ay common at yung red ay normally close. Ayun yung palatandaan natin. Okay? Next natin mga katropa, itong red-black ng hollow switch. Ano lang to? Ilaw lang to nung hollow switch para umilaw siya. Dugtungan natin siya ng wire mga katropa. Okay, yung red wire, dugtungan nyo din ng red wire. Ayan. Pero sa dulo ng red wire mga katropa, balatan nyo para ma-recognize nyo na positive siya. Okay? Tapos yung black, dugtungan nyo ng wire. Ayan. Lagyan nyo siya ng wire. Oh, ayan. Tapos, ipantay mo sa red wire. Tapos, putulan mo. Tapos, balatan mo rin siya, mga katropa. Balatan nyo siya. Para palatandaan natin na ito yung negative, ito yung positive. So, apat yung ano natin, may palatandaan tayo. Okay? Isa-isayin natin. Ayan. So, meron tayong common. Itong common ng relay, yung black. Common siya. Ito yung normally close. Ito naman yung ground. At positive yung may balat. So, yung mga may balat ay yung positive natin, mga katropa. Gumawa natin yung palatandaan. Yung dalawang walang balat, yung dalawang hindi binalatan ay common at saka normally close. Yung dalawang may balat naman ay positive at saka negative. Okay, so ito yung number 85 natin nakalagay na mga katropa. Ang importante rito yung number 86. Dapat alamin nyo muna kung anong trigger ng motor nyo. Kung halimbawa, yung motor nyo ay positive trigger, yung 86, ilalagay nyo siya sa ground. So ito yung ground natin, di ba yung may balat? Ito yung black, yung ground natin. Kung yung motor nyo ay positive trigger mga katropa, ibig sabihin, alamin nyo dapat kung anong trigger ng motor nyo. Kung Honda kayo, karadalasan sa Honda, positive trigger. Kung ang motor nyo ay positive trigger, yung 86, ilagay nyo sa ground. Okay, so putulin ko muna to. Sample lang to mga katropa, sample. Okay, kung ang motor nyo ay positive trigger, yung black, ay yung 86, ilagay nyo dun sa ground. So, 86 na relay, ilagay nyo sa ground. Ayan, number 86, ilagay nyo dito sa negative o ground. Pag positive trigger yung busina nyo, positive trigger. Okay, so ngayon, NMAX yung gagawin natin, Yamaha. Pag ang motor nyo ay Yamaha, automatic, negative trigger na yung Yamaha, negative. So, yung 86, since na negative trigger siya, yung 86, gagawin natin positive. Itong 86, ilalagay natin siya dito sa may balat na pula kasi ito yung positive natin. Ilalagay natin siya dyan, yung 86, sa positive. Ngayon, kung negative trigger naman yung motor nyo, na-recognize nyo na ano, o na-tester nyo, negative trigger siya, yung 86, ilagay nyo dun sa positive. Okay? So, dalawang klase yan, ha? Pag positive trigger ang motor nyo, yung 86 ilagay sa ground. Pero pag negative trigger ang motor nyo, yung 86 ilagay sa positive. Ganun lang ka simple i-operate yung relay. Okay, so balutan na natin to. So i-split natin yung apat na wire, i-split natin. Pagsamahin nyo yung may balat, yung negative positive, pagsamahin nyo at pagsamahin nyo rin yung grupo ng walang balat, yung common tsaka normally close. Okay, so ito na yung relay natin. Nasilyado na natin. Ito yung papuntang ayan, yung relay ng busina. Ayan. Tapos may dalawang split tayo, may dalawang grupo tayo dito. Sa isang grupo, ito yung may balat, ito yung negative positive, at sa ibang grupo ay ito yung normally close at common, yung black yung common.
Okay? So, ayan na. Ganyan na siya. Ikakabit na lang natin to mga katropa. Ito yung 87 natin sa busina. Number 87 ng relay. Papuntang busina. Ayan. Tapos ito naman yung kabilang ano. Number 30. Papuntang battery na yun mga katropa. Ito yung number 30 natin. Yung may balat. Direct na sa battery. Battery na positive. Positive ng battery. Direct na. Tapos ito yung ground naman ng busina natin. Sa dulo, wala siyang balat. So, ma-recognize natin na siya yung ground. Okay? So, ito yung 30, ito yung ground. Sa ngayon, tatanggalin ko muna kasi i-install muna natin siya sa motor. Pero ibabalik ko rin ng ganyan dati. So, iyan na yung pagkaka-wiring natin. I-install lang natin. Ibabalik din natin. Okay? So, ang model natin ngayon mga katropa ay NMAX 155. So, kung NMAX kayo, gayahin nyo lang to. So, ipapaalala ko ulit mga katropa, kung sa tungkol sa relay, kung negative trigger kayo, kung negative trigger kayo, yung number 86, ilagay nyo sa positive. Pero kung positive trigger naman yung busina nyo, yung number 86, ilagay nyo sa negative. Okay? So, bakit natin gagawin ganun? Halimbawa, itong NMAX, negative trigger na. Di ba, gaya ng sinabi ko, yung relay, kailangan mapasukan ng negative tsaka positive. Okay? So, yung NMAX negative trigger na siya. So, yung relay, kailangan niya ng positive para mag-trigger yung relay natin. Okay? Kaya ilalagay niyo siya, yung 86, ilagay niyo sa positive. Kung positive trigger na kayo, ilagay niyo sa negative yung 86 para matrigger niya yung relay. So, ganun lang yung concept doon. Okay, so ito na yung ating hollow switch, kung maalala nyo, yung walang balat ay common tsaka normally closed. So, ito yung hollow switch natin na ilagay na natin mga katropa. Binutas ko na siya. Ayan. So, umpisa muna natin dito sa common tsaka normally closed na pinagapang natin kung maalala nyo. Ayan. Itong dalawang to, yung walang balat ay itong itim ay common ng hollow at yung pula ay normally closed. Yung kulay green ng hollow. Okay? So, ipagapang nyo yung common tsaka normally closed sa bandang switch ng busina. Okay? Sa switch ng busina, merong socket dyan. Alamin nyo kung ano yung socket ng kung anong trigger ng busina nyo. Halimbawa, sa Yamaha, lahat ng Yamaha, ang trigger niya ay kulay pink. Sa Honda naman, light green. Sa Suzuki naman ay green. Ayan yung mga trigger ng busina na bawat motor, okay? So, ilalagay ko na rin dyan kung anong trigger siya para ma-recognize nyo na. Okay? So, ayan. Itong pink mga katropa sa trigger natin, halimbawa, nahanap nyo na yung trigger nyo, ano? Yung pink, tsaka yung tapat niya na pink, tatanggalin nyo yan, parang ganito. Tinanggal nyo yung trigger. So, may doon tayong dalawang pink na. Yung papuntang busina, itong isa, tanggalin nyo yan. Okay? So, parehas mo silang tanggalin yung trigger. Tapos itong kabilang pink. Papunta namang switch yan. Ito, papuntang switch to sa button. Ayan, papunta dyan. So, papinindot mo siya, siya yung magsusupply. Okay? Tapos itong isa naman, papunta mismong stack ng busina yan, stack hole niyan. Okay, so ilalagay na natin 'to mga katropa, okay? So, umpisa muna natin sa common. Yung common natin ay black. Yung common natin mga katropa, ilagay nyo dito sa papuntang switch. Kasi siya ngayong common, siya yung magte-trigger. So, yung common ng hollow switch, pag tinanggal nyo yung trigger nyo, ilagay nyo siya dyan yung common. Tapos itong normally close, dyan naman sa stock na busina ito. Ito yung stock na busina natin, di ba? Where ng stock horn. Ayan, dyan yung ilagay yung normally close. Okay, so pag hindi mo siya pinindot, yung common, nakakunik pa rin sa stock horn. Pag bubusina ka, stock horn pa rin siya. Okay, so kaya nga, pag hindi mo pinindot yung hollow switch, yung common, tsaka normally close, magkakunik pa rin. Kaya pag hindi mo pinindot, pag bubusina ka, stock horn pa rin. So ayan. Na-connect na natin, ito yung common natin, papuntang switch. At yung red,
ang normally close papuntang Stockholm. So, pag hindi mo pinindot yung halo switch, Stockholm pa rin siya. Pero pag pinindot mo, mapupunta sa normally open yung halo, yung common, yung switch, yung relay naman ang masusuplayan niya. Okay. So, gets niya sana yan ha. Next natin itong may balat. Ito yung positive tsaka negative natin para umilaw yung halo natin. Okay? So, unahin muna natin itong positive. Yung positive natin mga katropa, itong red na may balat. Kaya, madali natin ma-recognize kahit isilyado na kasi gumagawa tayo ng palatandaan. So, ugaliin yung gumawa ng palatandaan. Yung positive natin mga katropa, ilagay nyo sa light brown dito sa ignition key, yung susian. Diyan nyo ilagay yung ating positive, yung red wire na mayroong balat para umilaw yung ating halo switch. Okay? Tapos next natin mga katropa, itong negative. Yan, ano ko muna, medyo makapal yung wire. Okay, susunod natin itong negative wire mga katropa. Ilagay nyo sa body ground o depende kung anong kulay ng motor ng negative na motor nyo, doon nyo siya ilagay. Pero sa Yamaha kasi, ang kulay ng negative niya ay black wire. So, dyan natin ilagay yung negative. So, susok lang natin yan. Susok natin dyan. Ayan. So, depende kung anong kulay. Ilalagay ko na sa screen kung anong kulay ng negative ng motor nyo. Okay? Para ma-guide ko kayo. Ayan. Ayan yung black wire ang negative ng Honda. Okay. So, next natin mga katropa. Ito muna. Pinakita ko muna kung paano ko in-install yung busina. Ayan. In-strap ko siya yan. Tapos dyan. Pero depende kung paano yung install yung busina nyo. Walang problema. Ang importante yung pagkakalagay ng wiring. Okay? Pero kung maglalagay ako ng busina sa NMAX, ganyan yung style ng paglalagay ko. Para medyo mag-vibrate siya, lumakas yung tunog. Okay? So, in-strap ko siya dyan. Yan. Matibay naman siya eh. Maganda pa yung tunog niya pag ganyan yung style, hindi naiipit. Okay? Tapos ito yung ating number 87 ng busina. Ayan, kung makikita nyo 87, ito siya. Sa isang wire ng busina. Ayan, yung 87 natin. Okay? Ayan yung ginawa natin kanina, siniliado ko lang. Ayan yung 87 ng busina. Ayan, 87 yan. Okay? So, yan. Walang pinagkaiba dun sa ginawa natin kanina. Next natin, yung number 30 ito. Ito yung common, papuntang positive yan ng battery. Rekta nyo nasa positive ng battery. Tapos ito yung ground natin. Ayan, pinagsama natin yung 30 tsaka yung ground. Siniliado natin. Pero sa dulo, marirecognize pa rin natin kung sino ang 30 at sino ang ground kasi mayroon tayong palatandaan. Yung may balat, ito yung positive. Ito yung number 30. At yung walang balat ay negative ng busina. So, marirecognize mo pa rin. Matatanda mo pa rin maski isilyado mo na ng tape kasi meron kang palatandaan sa bawat wire. Okay, so ang gagawin natin, ipapagapag natin sila dito sa battery. Direct na ng battery yan. Yung iba, bakit direct na sa battery? Di pag hindi nakasusi, bubusina yan kahit hindi nakasusi. Hindi po bubusina ang wire pag hindi nakasusi kasi hindi naman niya matitrigger yung relay niya. Yung relay, nakasalalay pa rin sa susian natin. So, huwag kayong mag-alala. Okay, so, unahin muna natin itong ground, yung walang balat natin. Lagyan natin ng terminal. Mga katropa, huwag na kayo maglagay ng fuse. O kung gusto nyo, maglagay kayo ng fuse for your safety. Pero sa akin, sa busina, hindi ako naglalagay ng fuse. Pag nakarelay ka, kahit di ka na mag-fuse. Pero pag hindi ka nakarelay, mag-fuse ka. Okay, so ayan yung ground natin. Next natin, yung may balat, yung number 30 ay positive. Okay mga katropa, ipaalala ko lang ulit sa inyo tungkol dun sa relay. Alamin nyo kung anong trigger ng busina nyo. So, iano ko na sa screen yung bawat brand ng motor, kung anong trigger nila, makikita nyo sa screen nyo. Alamin nyo kung anong trigger ng busina nyo, kung ito ba yung negative o ito ba yung positive trigger yung busina nyo. So, kung negative trigger yung busina nyo,
ilagay nyo yung 86 ng relay sa positive. Pero kung positive trigger yung busina nyo, ilagay nyo yung switch ng yung 86 na relay sa negative. Ganun lang kasimple yung mga katropa. So ito na yung finished product natin mga katropa. Pag hindi natin pinindot, ganito ang tunog niya. So pakinggan nyo na lang mga katropa. Okay, so yan lang mga katropa, napakadali lang sundan, sana nasundan nyo. Okay, so maraming salamat sa inyo mga katropa, ingat sa pagwawiring at God bless sa inyong lahat.